Ang video natin na gagawin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-service ng seal bearing sa mga spinning reel o kahit anong spinning reel, kahit Daiwa, Shimano, Okuma, Penbattle, kahit ano pa yan. Tatlong klase lang ng seal bearing ang ginagamit sa mga spinning reel. Tuturuan ko kayo kung paano yung tamang pag-service ng mga to para magtagal yung gamit nyo at saka smooth pa rin yung mga reel nyo kahit matagal nyo nang ginagamit. So babaklasin natin itong Daiwa muna. Itong Daiwa ng bearing ng Daiwa yung kukunin natin ng sample. Tapos kukunin din natin yung sample sa Shimano. Pero sa lahat ng mga bearing ng mga spinning reel, tatlong klase lang yan. Kahit mapadaiwa man yan na Shimano o Pen, tatlong klase lang yan. So ito yung bearing ng Daiwa. Tabi ko muna dito. Kaya itong mga bearing ko eh maayos-ayos pa kasi lalagi ko silang sinaservisan bago kong pagkatapos ng season bago ano. So ito yung sir ano, ng Daiwa. Lapit ka. Ito yung ano ng Daiwa. Yan yung tinatawag nilang lock ring. Yan. Yan. Titignan ba. Kaya sabi nila na yan. Nakikita nyo. Lapit pa natin ng gunti. Yan. Kung nakikita nyo, may lock siya dun. May lock siya dun. Diyan mo tatanggalin yung ano. Pero ipapakita ko mamaya. Pabaklasin muna natin yung mga spinning reel. Pinakamaganda pala na kamunas nyo sa mga ganito, sa ganito pag gumagawa kayo ng spinning reel o so, yung mga ano nyo at pinakamagandang pamunas yung tissue ang gagamitin nyo kasi wag yung mga tela na gagamitin nyo kasi minsan nagkakaano yung tela. May mga dumi o himulmul sa tela. Pag pumasok yun sa bearing o sa mga sa shaft niya, nararamdaman mo agad na may bumabara o may kumakayod na dumi. Kaya sensitive din yung pag-ano ng mga reel kasi talagang karamihan ng ano nila perfect talaga yung ano. Pareho sila ng bearing ng ano. Pareho sila ng bearing. Sa Shimano. Yung nauna, yung Daiwa kanina, pareho sila. May, kikita nyo yun, may lock.
doon sa gilid niya. Ito na lang kukunin natin kasi pareho yata silang rubber. Okay, rubber. Si rubber din, rubber seal itong ano, gilid niya. Pare-pareho na lang yan pag ano, sa loob na. Bilisan natin. Itong bearing na to, ito naman yung rubber sealed. Rubber sealed. Lahat sila fully sealed, pero magkakaiba lang ng paano nila yung seal yung ginawa nila. Yun. So, makikita mo to sa pen. Di ko alam kung anong, di ko matandaan kung anong klaseng pen yung naka-seal bearing na rubber yung ginamit din nila na ganito. Ito yung tatlong klase ng bearing sa mga spinning reel. Lalapit ko para makita nyo. Yan. Ito, pare-pareho silang pulley sealed. Pare-pareho silang pulley sealed. Ito yung rubber sealed na tinatawag nila. Rubber sealed. Lock ring. May lock ring kasi nakikita nyo yung ano nya doon. May lock siya doon. Yan ang lock niya. Tapos ito naman isa, wala siyang lock. Wala siyang lock. Ito. Makikita niya. Makikita niya yung pinagkaiba, parang mayroon siyang mga ganyan-ganyan. Pero wala siyang ring. Hindi kaya siya ganito. Ito isa. Yan. Yan yung ito yung tatlong klase na ginagamit sa mga spinning reel na mga bearing, seal bearing na sinasabi nila na hindi daw pwedeng buksan. Tuturo ko sa inyo kung paano buksan at maservisan nyo para magtagal yung gamit ninyo. Unahin natin tong isa. Ito. Unahin natin tong may lock ring. Yan, nakikita nyo yung lock ring nya. Kuha lang kayo ng pin. Tapos sundutin nyo lang doon. Dahan-dahan lang. Kikita nyo, tanggal na. Gagamitin yung pamunas tissue. Kasi walang bulbul yan. Pero yung so ito. Tsaka pag natanggal nyo na tong ring nya, pwede nyo tong gamitin, pwede nyo gamitin. Pwede nyo tong gamitin na duktok nyo dito. Yan. Yan na yung duktok nyo dyan. Para matanggal. Yan. Ganda pa ng grasa nya. Kasi bagong pang service lang to eh. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung diferensya pag sinaservisan mo yung ano mo. Yung bearing mo. Tapos yung isa, yung rubber sealed, ganun din, pero mas madaling maklasin tong rubber sealed pin.
Daan-daan lang dito sa gilid niya. Yan. Umangat na siya. Dito sa gilid niya sundutin. Dito. Lalabas yan doon. Yan. Yan. Tanggal na. Tapos itong isa. Itong bearing na to nakikita mo sa mga ano. Yung ganyan. No? Wala siyang lock. Ito talaga disposable talaga to eh. Pero pwede pa rin natin buksan. Kasi nakikita mo ang bearing na ganito. Sa mga low end na reel. Kaya sa Shimano Sena. Yan. Sa mga mumurahin na reel. Mga... Makikita mo ganito yung bearing niya. Pero pwede mo pa rin siyang buksan. Tuturo kong pa yung flat. Yung napakaliit lang. 1.5. Yan. Tapos dito niya sa ano niya. Sundutin dito. Ayaw. Yung isa. Maliit, 1.0. Ito yung pinakamahirap na baklasin sa lahat. Tanggal na. Kung nakikita nyo, nayupi na yan. Pwede nang gamitan ng ano yan. Yung maliit na plier. Tsaka isa pang solusyon yan. Nakikita nyo yung upi-upi nya. Yan. Ilagay nyo lang sa flat surface. Gaya nito. Flat surface. Tapos, screwdriver. Yung plus. Yung sa gilid niya para mapantay. So, yan. Talang ganyan na yan. Ganyan na talaga. Ito talaga, pag naglilinagay mo to. So, yan guys. Ganyan yung paano buksan yung seal bearing ng mga spinning reel. Tatlong klase ng seal bearing. Ang pagsaservice nito guys, kung ilagay nyo sa, titignan nyo kung maayos pa naman siya, kung maayos pa, wala pa siyang tunog, huwag nyo nang linisan. Kung nakikita nyo, ito wala pang kalawang, walang kalawang,
Pero pag ganito na yung ano nyo, yan, kinakalawang na. Ito kasi natuyuan to eh. Hindi nalagyan ng grasa to kaya nasira eh. Kaya tignan nyo yung diferensya. Oh, nanigas yung ano niya. Kaya kahit linalagyan mo ng oil, nakikita mo, nakikita nyo, kahit lagyan mo ng oil, ganyan lang nangyayari. Kaya mas maganda pa rin talaga na lagyan mo ng grasa sa loob. Yan. Yan ang diferensya. Kaya maingay na. Samantalang yung lagi kong sineservisan ay walang kaingay-ingay. Kaya maganda talaga naman. Oh. Swabing-swabing. Dito ko rin nalagay yung lagyan mo lang siya ng hap. Paglagay ng grasa, hap lang. Kasi kukunat yung takbo ng reel. Hap lang. Kasi kakalat naman yan pag linagay mo na siya eh. So, ang paglagay ng madali lang yung paglagay ng ano nito. Yun. So, ilagay natin. Lagay natin yung may lock ring. Tapos yung lock ring niya. Yan lang sa gilid. Nakita niyo sa gilid na. Ganyan lang yung paglagay. Kasi parang may ano siya eh, may kanal sa doon sa baba eh. Yun. Linisan mo. Yan. Okay. Yung isa naman. Sus, ang dumi. Lilinisan ko muna. Ah, so yun guys, lininisan ko na yung ano natin. Rubber seal natin na bearing. Kasi yung dumi kanina eh. Yan. Linis na. Yan. Ah, nalinisan na, wala ng grasa o ano pa man. Yan. Paglagay kayo ng grasa, hap lang. Hap lang yung paglalagay nyo ng grasa. Hap lang. Dito. Kita nyo? Hap lang. Yan. Hap lang siya. Tapos doon sa kabila din, hap din. Hap lang din. Yan. Kita nyo? Hap-hap lang. Bakit? Bakit hap lang? Hindi full? Kukunat yan. Pag marami kang grasa na linagay, kukunat. Lalo na pag nagkakasting ka, mararamdaman mo agad yung kunat ng ano, grasa. Tapos pag iniikot mo na yan, ano rin siya. Tapos lay mo sa ano mo, ikuti mo lang siya ng konti. Kakalat naman yan. Yan. Ganyan lang yung tamang paglagay ng grasa. Wag yung masyadong damihan. Huwag marami kasi kakalat din yung pag inano mo. Tapos yung seal niya, lay mo lang. Pihit mo lang. Yung pinakamadali. Yung rubber seal. Liktad yata. Ay, hindi.
Pero mas maganda tong rubber seal kaysa sa ano, bearing ng Azores. Mas maganda kaysa sa bearing ng mga Shimano bibihira talaga pinapasokan ng tubig to eh. Yung kasi yung rubber niya talagang ganda ng pagkapit. Ganda ng pagkapit ng bearing yung oh, tingnan mo. Tingnan niyo ang ganda ng pagkapit. Samantalang yung isa, buka yung ano, kikita mo talaga na ano, may konting buka sa ano niya. Samantalang yung sa Azores eh, fit na fit oh. Wala kang makikitang buka. Ang kagan maganda talagang ano ng Azores. Ang hindi lang maganda sa Azores na rin, hindi smooth yung ano niya. Tapos ito naman guys, yung wala siyang lock ring o mga ano, ang paglagay lang ng grasa din, paglagay ng grasa dito, full. Kasi hindi natin, hindi, huwag nyo nang buksan doon sa kabila. Huwag nyo nang buksan doon sa kabila. Huwag nyo nang buksan sa kabila, dito lang sa ano niya. Kasi ang purpose dyan, pag nalagyan mo ng grasa, full. Ilagay mo yung lock niya. Ito yung lock. Pihit mo lang siya. Pihit mo lang siya. Okay na yan. Nagkikita nyo may tama dun sa ano niya. Pero walang problema yan. Kaya nga sinabi ko sa inyo na kanina na pag naglagay ka ng grasa, dun lang sa ano niya para hindi matsira dun sa kabila. Dito sa kabila. Para pag naglagay ka ng, linagay mo na to sa rail. Pag linagay mo na to sa rail, ganyan yung paglagay mo. Yung hindi damage. Itong hindi damage ang nasa taas. Para hindi pasukin ng tubig. Itong may damage, yung doon sa inano mo, pinagtanggalan mo, itong nasa baba. Pag ganyan yung paglagay. Oh, nawala yung ingay niya. So yun guys, ganyan yung tamang pag bukas ng seal bearing ng mga bearing ng fishing reel at saka paglagay ng grasa. Maganda rin matuto kayo na mag-ganito-ganito para magtagal yung gamit nyo, hindi laging bili ng bili. Magagalit din si Macy's. Yan. Yan yung tamang paglagay. Pag-service ng reel. So yun guys, dito nagtatapos yung video natin, pero sa susunod nating mga video, magbabaklas naman tayo ng spinning reel, yung paano pag-service. Para ang gagawin natin step by step para madali ninyong matutunan, tsaka madaling gayahin lang. Hindi kayo masyadong malito, pag minsan kasi yung pag masyadong mabilis, nakakalito. Kaya ang gagawin natin sa susunod step by step, at ang pinaka-importante, alam nyo na kung paano mag-service ng mga seal bearing, mga kahit anong spinning reel, pare-pare lang yan. Tatlong klase lang yung mga seal bearing yan. Kaya sa susunod, pag nagbaglas tayo, kasi pag nagano pa ako ng mga seal bearing na yan, magtatagal yun, sa susunod lang magbaklas naman tayo, mag-maintenance, paano ang tamang pag-maintenance ng mga so yun guys, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod nating mga video, may matutunan tayo. Okay, salamat, thank you.